Hello mga ka-churn rats! So for today's vlog po ay magkukulay tayo ng hair. Kulay ng hair kasi alam naman natin na quarantine ngayon. Tayo talaga pwedeng magpakulay ng hair sa parlor. At saka isa pa, malaking tipid din kung tayo. Ito, bumili ako. Yan. This is COV CH color. Yun. I don't know how to pronounce to by yun or what. Or baka ganun nga. Tapos, pinili ko yung yung chestnut color. Ayaw niya mag-focused. So, yan. Ayaw niya talaga. So, ayaw niya mag-focus, lalayo ko na lang. So, yan, yung chestnut color yung pinili ko. So, ito yung color niya. So, hindi ko alam kung ma-achieve ko yung color na yan. So, let's see kung anong mangyayari sa aking hair. So, pakita ko muna sa inyo guys kung anong ano yung laman itong hair color na ito. So, ayan, meron sila ng, I don't know what is this, oxidant base cream na 100%. Yung na nakalagay dito, oxidant face cream. Yan, this is, wala siyang nakalagay, walang nakalagay na oxidant, pero this is the oxidant pigmenting kasi wala yung money. Then, ayun na lang. Ayun na lang. With pure colorants and micro minerals. So, ito yung, yung siguro yung magpapakolor. Wala kasi mga nakalagay, pero, yan, meron siyang nakalagay dito ng mga usage, tapos best, tapos yun nga yung announcement kung paano yung kung may allergy ka or irritation. So this one. Then, meron din silang pasukulay, libreng brush. And this one is brush. Tapos yung pansukulay. So, ayan siya. Ito yung nabili ko. So, ginawa ko, di ba ngayon talagang online tayo, di ba? Tapos pag bumili tayo online, usually ang nalagay yung top. So, kumuha ko ng top. So, dito natin ilalagay. So, titlahin muna natin ang ating gagamitin hair color. You know what guys, mura lang po. Wala pa siyang 100 pesos. Kasi hindi ko alam kung lahat ng hair ko ay makakover. Makakover niya. Usually, bumibili ako sa Fortaleza ng pang-color. Kasi mga lang this time, meron kasi ako tinignan sa hindi ko na sa isip ko na ako mo. Ikaw. Wala lang, gusto ko lang itry. Gusto ko lang hindi lang na sa murang talaga ay makakapag-color tayo ng hair. Kasi alam nyo guys, kailangan natin mag-game wise ngayon, sa panahon ngayon. Okay na siya guys. Ayan, nilagay ko siya dito. Pwede ko lang gusto ko lang parang paghahalo na rin po. Ayan. Sarado pa siya. So, ito. Pag dito nakaduli ng brush, yung pinapakasin sa kanina. So, yan naman yung choice. Yung ngayon, dark. Tapos, parang mag na lang siya. Nakakaroon ko lang. So, plastic na lang ako ng hair deleter kasi wala na yung shower cup. Buti na ako yung shower. Yung nakalagay na siya shower cup pa. Pag ano yun lang. Pero this one, kasi nasa yung plastic. Yung garbage plastic, meron ako nandun. Yun lang, meron ako plastic. So, sa rin plastic ko for diaper ni Matina. O kaya, yung garbage plastic na lang na kapapakabibili ko lang. Yan lang yung pagamitin ko yung pangsakulo sa ating tulo. And guys, see, pagka magkukulay kayo sa bahay, make sure na yung damit na susuotin mo. Yung tipong, ano, yung dark color. Although meron siyang white. Pero pag magkukulay kayo yung dark color yung gamitin mo. Tapos, pati yung ano, pati yung paano nyo sa buhok nyo, yung gamitin nyo pag tayo magkukulay na kayo. Yung ano nyo na, yung mga damit na napapakaw na ganun. Ganun yung suotin nyo. At saka yung gamitin yung pang ano. Kasi kami, yung towel kasi namin, white. So kapag yung ginamit ko, baka mamaya humawa doon yung color nung ito. Diba? So yun, kasi hindi ka naman natin ano. May first time ko lang itong gagamit. So yun. So guys, sabi nila, part by part daw. So gagawin ko, pa-part by part ko muna siya. Yan. So, yun. Lalo kasi yung mga magkulay. Parang ano lang magkulay yung mga. So, dito muna tayo. Kasi ito yung kita ko, yung sa taas. So, taas muna ako, diba? Taas muna yung gagawin ko kasi taas yung... Kasi... So, yung...
Pero alam niyo guys, yung sabi niyo, mas kayo ko na. Kasi naman ko sa kayo. Wala lang ako sa kamay ko. Si Dati. Ano yung abot ko kamay ko yung nalabi ko. Pero, mali. So guys, unahin muna natin dapat sa lower part ng clear natin. Makapagpapunan kasi tayo dapat part by part eh. Dapat mo sa tayo sa lower part. So, ay hindi ko dapat isip ko. Ito ko yung mga start. Yung comb niya, medyo ano siya, relax. Medyo malambot eh. So, siguro if you have other comb, pwede na mo. You want to see what? Okay, so, today, so, yun na nyo. Shani! Isin po yan. Diba? Messy. 20 to 30 minutes yung iintayin natin dito sa ating ginawa. So, this is it yung ginamit natin. So, time check. So, mga kapas na. Time is 5:40 in the afternoon. So, tatanggalin natin to ng 6:20 para sure, para maganda. Kasi, kung 40 minutes, 40. So, yun, makaano lang pala. So, 6:10. So, 6:10, itingnan natin yung color ng hair natin. Pero, gagawin ko, mas papahabain ko pa siya ng siguro mga 6:20 para mas okay. Pero, depende siguro sa mood ko kung ano yung magagawa ko ngayon. So, let's check mamaya. So, guys, I think this is it. Kasi, tingnan nyo, oh, parang iba na yung color nyo dito. Diba sabi ko kanina, dito yung parang may puti ako. Tapos, yan. Tapos, pati ito, oh, tingnan nyo. Parang mas, ano dito, mas makapal yung nagawa ko dyan. Kasi, kanina, diba sabi ko mga kasi may puti ako dito. Kaya, nilagyan ko siya dito ng marami. So, I think mukha na naman siyang ewan. Na parang mas na-dye siya dito. Tapos ito. Tapos, late ko na napansin, meron palang ganito. Tapos, tingnan nyo yung nangyari sa kamay ko. I don't know if makikita nyo. Pero, ayan, tingnan nyo. Grabe. Diba? Tapos, tingnan nyo yung nails ko. Yuck. Tapos, ayan. So, late ko na siya nakita na meron pala siyang ganito. So, I think this is gloves. Yun. Nakakaasar kasi late ko na siya napansin na mayroon palang ganun. Tapos nakita ko na lang siya. Ito. Nakita ko siya sa ano, sa akala ko kalat. So, yun. Akala ko kalat. Tapos, yun pala eh. Hindi ko na siya kill eh. Hindi ko siya nag-gamit.
sayang ko alam ko lang ito sana, diba? Ito ko. Pero wala siya bonito. Pero wala siya yung ano. Yung dati kasi yung nabili ko, guys. Meron siya nga eh, yung pangsakro sa ulo. Shower. Alam mo pa kanya naman. Bakit niya? Nakalala ko. So, tago ko na lang ito. Hindi na natin pagkukulay, pero baka may paggamitan ako pagka yung naghalaman ako. Kasi, ano, yung tanim ko, dapat kasi nagtatanimig kasi ako ng halaman. Pero yung halaman na tanim ko, yung hindi ba madaling, ano, yung hindi madaling alanta, yun, yung mga matatagal ang buhay. Kasi, yun lang kasi yung talagang nabubuhay sa mga kamay ko. Sabi kasi nila, meron daw mga green farm, meron. Pero may friend ako, hindi daw totoo yun kasi siya rin, nung una, hindi daw siya naniniwala dun sa kakayanan niya. Pero ngayon, ano, ang ganda na nung ano niya, nung mga tinatanim niya. Kasi ngayon, ano eh, natutuwa na daw siya kasi, this time around daw, kailangan natin maging, ano, maging resourceful. So, naisip niya na magtanim siya for personal use daw ng mga itatanim niya. Meron siyang tanim na mga, ano, mga vegetables. Tapos, yun. Siyempre, tawag doon ay organic kasi hindi niya ginagamitin yun ng pesticide. Tapos, through learnings din and research, yun, nag-research siya sa YouTube minsan. Tapos, sa mga kakilala niya, may mga kakilala siya. Doon, unti-unti nalalaman niya kung ano yung mga gagawin. So, yun. Siguro, kakakita ko sa inyo dito. Yan. Yan yung pinagmamalaki niyang ginawa niya. So, yun. And, sinishare niya yun sa amin. Kaso nga lang, sabi niya, wala daw akong heart sa pagtanim. Ewan ko ba dun sa tao yun, sabi ko sa kanya, basta bigyan mo ko ng lupa and all. Kasi daw, pakiramdam daw niya, magiging hindrance daw yun sa pag-YouTube ko. Kung alam lang niya. Diba, tagal-tagal ko nang hindi nakakapag-upload ng video. Kasi nga, sobrang busy kami ngayon sa trabaho. Kasi opening up classes na yun and I'm working in school. So, kaya talagang busy. Wala na akong time para mag-edit ng mga videos ko and to take din ng video. Actually, meron akong iniisip na content na meron pa rin akong iniisip. Tapos, sulat ko pa lang siya, ganun. Pero, doon sa pagsusulat ko, parang mahihiraman ako kasi meron akong mga ginawang diagram doon na dapat ganito yung shot ko, ganyan. So, yun. So, hopefully, sana magawa ko yun. Pero, yun, sabi ko, gusto ko i-edit ko muna lahat ng mga video ko na nandito, na nakastore dito sa cellphone ko. You know what, guys? I'm just using cellphone na mag-take ng mga videos kasi, yun nga, hindi pa naman ako ganun ka-professional. So, syempre, pag professional ka na, kumikita ka na sa YouTube na pakaramdam mo, ito na yung parang magiging career mo talaga. Sige, ganyan, gawin mo. Pero, hindi mo pa naman nakikita yung sarili mo na ito talaga yung magiging magpapahayag sa'yo sa pamilya mo, diba? So, kung ano na lang muna yung meron ka, yun na lang muna yung gamitin mo. And isa pa, sabi ko nga sa inyo, mas ano itong pag-YouTube ko because gusto kong may balik-balikan at panuhurin ba pagka matanda na ako at gusto kong balikan yung mga nakaraan ko na katulad ngayon. Diba? Kung alam ko nga lang na ganito, eh sana noon ko pa itong ginawa ng mag-YouTube, noon ko pa sana ginawa itong gawa-gawa ng mga ganito-ganito, eh sana nung mga bata pa yung mga anak ko, kahit pa paano may mga memory akong naiiwan dito sa aking YouTube channel. Pero alam niyo guys, dati pa ako nag-YouTube, pero yung YouTube na yon is ginawa ko lang siya talagang parang video storage. Kaso nga lang, yun nga, meron nga nag-advise sa akin na kung gusto ko daw mag-YouTube at karirin ito, gumawa daw ako ng bago. So, gumawa ako ng bago. Tapos yung isang YouTube account ko, yun, hindi ko na siya nagagamit. Pero yun, dun talaga ako unang nag-upload ng video. Tapos nakita lang niya, and nakakatuwa, hindi kayo maniniwala na ang nag-motivate lang sa akin na mag-YouTube ay isang 14 years old na bata na nag-i-start lang din siyang mag-YouTube. Tapos, napanood lang niya yung YouTube channel ko. Then, from there, yun, sabi niya, sayang naman po, ganyan, sayang naman po yung ginagawa niyong ano. Tapos, sabi ko sa kanya, hindi. Kasi gusto ko lang naman kasi yun talagang na mag-store ng mga videos. Para kahit pa paano, pagka matanda na ako, mapapanood ng mga anak ko, meron akong souvenir. Pero sabi niya, sayang naman daw. So, yun, siya yung unang-una talagang tumulong sa akin at nag-motivate. So, classmate siya ng anak ko, actually. So, yun, syempre, diba, pagka yung, ano, sabi ko nga sa isip-isip ko, yung batang maliit nga, may tiwala sa'yo. One more pa ikaw, wala ka tiwala sa sarili mo. And isa pa, kaya rin ako na-motivate dahil nung nagkasakit ako, sabi ko, pag ako bumaling, lahat ng mga gusto mong gawin, gagawin ko. Lalo na kung abot kaya ko lang naman. Abot
abot kamay ko lang naman. So, ito, isa po sa mga abot kamay ko na gusto kong gawin, di ba? So, bakit pa ako maghihintay ng oras? Bakit pa ako magpapatumpit-tumpit pa? But, isipin nyo, sasabihin ng ibang tao, siguro yung ibang tao, so, ginagawa ko po ito because isa po ito sa mga kapagpasaya sa akin and do whatever makes you happy, lalo na kung wala ka naman sinasasaan. Kasi ang sabi ko nga sa inyo, kailan nyo magagawin? Kailan papatakol na ang oras? Pag matanda na kayo, pa-YouTube-YouTube kayo. Pero sa totoo lang, nakakatuwa kasi meron din mga YouTubers na mga matatanda na alam nyo yun, na nakukuha pa nila na, ano, na mag-YouTube. So, paano pa tayo, di ba? Na medyo, hindi ko naman sinabing bata-bata, pero kahit pa paano, isang bata-batang kumpi. Pero patanda na rin, di ba? So, yun, sila nga kaya eh. What more pa tayo? So, tayo lang yung makakapag-motivate sa sarili natin. Tayo lang din yung tingin sa mga tao na nagiging inspirasyon. Depende yun sa katanggap natin. So, yun. So, guys, kung gusto nyo mag-YouTube, kung isa to sa mga pangarap nyo, gawin nyo na. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik ka. So, yun. Sabi nung anak ko kanina pagpasok, Manay, ano nangyari sa'yo? sayang hindi ko kasi na-video. Kung na-video ko sana, hindi natuwa kayo sa reaction nyo na parang mga sinasabi nyo, ano nangyari sa iyo? Kung sisira ka na ba ng ulo? Bakit ka merong issue sa liging? So, yun guys, malibig mo na muna ako para makita natin kung ano yung magiging resulta itong isang kachapatan na natin. Yun, ito naman kung maging maganda guys. Kasi parang tingin na yung sa akin. Love of my life. Ang landi ko talaga, grabe. So, yun. Siya lang naman talaga yung pinapagandahan. Siya lang at wala ng iba. So, yun. Samahan nyo ko. Go off na muna ako nito kasi ako mabasa yung cellphone ko. So, wala ko patungan dito. Ay, meron pala. So, yun. So, guys. Maliti muna ako. Para makita natin yung result nito. Siya lang muna kayo. And see you. So, hello guys! Ito na yung hair na ako na ginawa. So, yan. Aray ko. Ano? Nakalimutan ko kasi kumuha ng conditioner. So, I think tomorrow ko na lang siya gagawin kasi yung pagpasok ko kasi sa CR tinatamad na ako lumabas para kumuha ng conditioner. So, ginawa ko. Sinampuhan ko na lang siya ng shampoo with conditioner. And, yun nga, may mga part na matumbong. Kikita nyo ba? Ayan. May part na dark yung color, may part na hindi. Dito sa part na to, ayan, tingnan nyo, hindi masyado, diba? Tapos sabi ko nga sa inyo, diba, tinadad ko siya dito kasi nga, diba, sabi ko meron akong white hair. So, dito ko siya tinadad. Tapos, ayan, yung nangyari, diba? Parang mas maano siya dito, tapos dito, hindi. So, ayan yung hair natin. Basa pa. And mamaya-maya pagtuyo. Uy, ayan siya guys. Medyo okay naman siya. Hindi ko alam kung may pinagbago pa or wala. Pero, yun, at least na-try natin. Pero, ayan, may nakita naman akong nagbago. Kaso nga lang, hindi ko pa siya makita masyado kasi hindi pa siya tuyo. So, later, papakita ko sa inyo pagka. The end of this vlog. Hope you like it. And sa mga bago po na yan dito, please don't forget to subscribe and click the notification bell para po ma-update kayo sa mga kacharalatan ko. Bye-bye! See you on my next vlog! Thank you for watching! Keep safe, be happy, and God bless us all!